Yo, what's up? So, meron akong isang balita na nakalakap at napanood do kay Coach Alex na nagkoproblema kay target market, no? So, parang nang hinayang naman ako at parang hindi rin natin siguro masisisi. Again, wala tayo sa posisyon kung ano mga dahilan ng target market kung bakit siya makakatayin sa mga or doon sa mga presscon. Baka mas importante yung trabaho or baka mas priority niya, no? Habang nag-iisayo siya. So, hindi natin alam yung reason out ni target market, no? Pero isa ako sa nangihinayang par kasi nga ang dami na rin niyang effort dito. 3v3 pa lang. Again, sobrang daming damit niya na nasira para dito. Hindi naman sobra. Yung mga damit na nasira niya sa hype, even yung nakaraan na hype nila ni, ano, sa hype nila ni Tigasin na Cavite, sira na naman yung damit niya, di ba? At ito nga, parang ano nangyari? Bakit biglang ganun ang mga salita ni Coach Alex? Pero siyempre, naiintindihan ko si Coach Alex bilang matchmaker na siya rin ang tatawid sa URCC. Hindi rin kasi biro yung pabalik-palit ng decision or hindi mo na kumbisi na maayos yung YouTuber kung ano talaga yung mga dapat niyang gawin pagkasali na siya rito. So, possible, ganun talaga mararamdaman ni Coach Alex kasi ang dami nga nakapila na YouTuber pero again, ito nga, ulit-ulitin ko to kahit marami nakapila. Ang hirap mang match up kasi hindi pwedeng puro bunga nga lang, walang galaw. Hindi pwede naman may galaw nga, wala namang bunga nga. Real talk, di ba? Hindi rin pwedeng pagbasihan yung maliit na channel. Diba? Yung nga, so ang dami rin nag-PPM sa akin kung anong klaseng hype ba yung dapat nilang gawin if ever sasali sila. So ang daming blanco kasi nga nakasanayan natin na wadis yung hamon-hamon, yung paulit-ulit na ganung hype na talaga minsan freestyle nga pero minsan pag talaga na off ka, pupunta ka sa toxicity. Ngayon, eto, kung ako magre-recommenda mga par nun, dahil hindi naman pwedeng ma-atras na naman ng laban or mawala na naman ng laban si parin Damsa dahil lang hindi na naman or nagka-problema na naman doon sa mga kalaban niya. Kasi una-una, si Tolwin, nagka-problema dahil close lang sa desisyon. Ngayon, nagka-problema kay Win Andrada, napatawa naman ni Coach Alex, pero I don't think kung pwede pa siya mapalaban. Kasi kung okay ang record o kung okay ang URCC kay Win, pwede. Pero again, paano kung hindi? Sino yung pwede kong i-recommend? Okay, ito, may mga nakanood nito last week sa akin sa live sinabi ko, no? Pati dun, even kay ano, ito sasabihin ko na kung sinong pwede kong i-recommend. Kaso nga lang, pag binase sa channel, hindi pa siya monetized and hindi pa malaki yung channel niya. Pero, itong taon to kasi, nasa paligid ng champion side. So, sino itong tinutukoy ko mga par? King Pinoy! No? King Pinoy, pero again, recommendation ko lang naman to. Sabi ko pa sa kanya na pumunta siya rito, if ako ang mag-re-recommend or iisipin ko sinong bagay mong makalaban or kamas mo, si Paring Damsa ka. O kaso, may laban siya ngayon. Pero why not? Manalo-matalo si Paring Damsa sa December, eh pwede kayo the next event. Kasi ang hirap nga mag-match up dito sa YouTube edition. Pag may na-match up na tayo, yun nga, sinabi rin ni Coach Alex na baka hindi pwedeng main event kasi nga, pagdating sa talent talaga, kulang yung iba. Or pare-parehas, kaya magiging umay talaga sa viewers. Or hindi pa nila alam kung paano express talaga yung talent nila, kahit talented sila. Kaya yun yung mga big question na marami rin gusto magpatulong sa akin, kung anong magandang hype na gawin. Yan, so dito, kung talagang hindi natutuloy si target market mga par, nakapanginayang naman brother. Nakapanginayang naman kasi alam ko, nag-iinsayo ko na rin. Nakita ko ngayon, nag-upload lang ni King Pinoy ng ensayo niya. Tapos, ngayon, nagka-problema. Eh, hindi naman maglalabas ng ganyan si Coach Alex kung talagang walang problema. Kasi ganyan din nangyari kay Win Andrada last week, no? So, siguro, as nakasali rin kasi dito sa URCC mga par, napaka-importante ng lahat ng yan. Kung ano man yung mga program or mga especially presscon yan. Isa yan sa magiging agreemento mo sa kanila, sa URCC. Hindi ka pwedeng humindi dyan unless talagang emergency. Pero yun nga, doon ako nagtataka. Gaano ka-importante yung mga bagay na mas importante raw sa presscon kaya hindi maa-atinan ni target market. Pero again, wala tayo sa posisyon. Hintayin na lang natin kung anong ilalabas sa target market. Ako lang, ang i-recommend ko this time, if ever, kung papayag sila, December,
Bernakel pa naman itong mga par. King Pinoy talaga. So dito walang lamang, wala kang masasabing silip o wala kang masasabing mahina or beginner. Ito talaga pareho to. Lalo't hindi ata nagkakalayo ng timbang tsaka sa height. If ever na tumalad to recommendation natin, explosive to, par. Puta, explosive to. Puta, power versus power to. Magkakaalaman na lang sa cardio. Kung 3 rounds, 2 minutes din ang laban talaga ng Bernal sa Okada sa December 5, puta, maganda to. Pero, ang magiging, di ko lang alam kung magiging problem o magiging silip, baka mamaya, kung matuloy itong si King Pinoy dahil maliit pa channel, baka yung iba umalma. Pero, pag na-recommend kasi yan ng Team Badass, why not talaga? 100% pwede. Kasi wala nang pwedeng ilaban ngayon kay paring Damsa. Malayo ang timbang nila, Boy Tato. By fitness, malayo din. So, wala akong nakikitang YouTuber ngayon na magiging ka-match up talaga ni paring Damsa, kundi si target market lang talaga. So, mukhang mauun siya may pa, no? So, abangan natin mga par. Again, kaya ganito ako mag-vlog ngayon, parang may big question pa sa akin. Eh. Pero again, nagre-recommend tayo. Kung pakinggan man tayo, sana. Pero again, pagdating kasi doon sa pag sinabing YouTuber, alam naman natin na marami rin makakita niyan. Pero again, deserve din naman ni King Pinoy na spot na to kasi pag tungtong nila dyan, kailangan nila ng pro license. Naisip ko nga, baka hindi na gawing vloggers edition to si Damsa. Baka gawing professional edition na ng Bernakel. Pwede. Di ba? So pag professional level kasi, okay lang na walang channel o hindi pa monetize si King Pinoy. Well, makes sense, di ba? Para lang matuloy ito. And yun nga, hindi sila main event, no? So undercard lang. Well, medyo magulo pa isip ko pero yan lang yung mga naisip ko. Kung sisilipin nila ang channel dahil YouTube edition nga, YouTuber edition, eh baka pwedeng ilagay nila sa professional edition. Kasi kukuha rin naman sa lisensya. Ngayon, kumuha pa ulit ng match up, kumahabol pa sa card ng YouTuber edition. So, ibang problema. Okay, sana lang makatulong yung mga sinasabi natin. No? Yun lang mga par. Bakbaka na.